Alright, what's up GoFam? Natapos na tayo. Ayun o. Nice. Woo. Okay, so natapos na tayo kanina na mag-harvest. And naka-area naman tayo. Yung calf na sinasabi ko, naka 21 na kaban. Okay, at 56 kilos per kaban. Ayun to. 1,950 yung ano nito, yung area nito, 1,950 square meters. So, maganda. Ayos. Ako, skeptic ako nung una eh, kasi parang wala naman, di ba? Kasi, tag 25 kilos lang yung ano eh, yung sako nila eh. So, yun lang. Tapos, syempre, may mga sayang tayo. Part niyan, merong laman. Tapos, yung iba, na kulyapis kasi nung bagyo. Ay. Wala tayong magawa. Medyo matanda na yung ating reaper. Pero yung iba, kulyapis. Walang laman. Lapitan ka natin. Ito. Ito may laman to. Ito walang laman. Ayan, walang laman. So, halo-halo. So, anyway, talagang ganyan ang buhay. So, all in all, dito sa 1 hectare natin, pag-i-average siguro natin at 50 kilos per kaban, naka 123. Not bad. Okay. Pwede na. Pwedeng-pwede. So, andun na. Nilagyan na natin doon. Hindi ko alam, makita nyo ba? Doon. Ayun o. So, bibilad na natin bukas. Actually, yung kalahati, diretso binilad na namin kanina kasi maganda pa naman yung araw. So, yun. Natapos na ating demo site. So, syempre, move na tayo dun sa mga area natin para makapag-harvest na rin. Ganda ng presyo ng palay. Diba? Masaya as farmer. Pero, syempre, as consumer, nakakalungkot din kasi mahal ang bigas. So, tingin ko, bigas, abot siguro tayo ng mga minimum 50 pesos per kilo. Minimum yun, 50 pesos per kilo. So, mga nasa 2.5 yung isang kaban. Anyway, ganun talaga. Okay? So, yun. So, update na lang tayo, GoFam. Whee!